paano ba natin mapaputi ang ating guys, welcome back to my channel. It's me, Van. So guys, meron na naman tayong bagong video. At alam ko kung bakit ka napadpad sa aking YouTube channel. Kasi gusto mo rin pumuti ang iyong kilikili. Tama? So guys, nasa tamang lugar kayo. Because in this video, tuturuan ko kayo kung paano ba natin mapaputi ang ating kilikili. Bago natin pag-usapan kung paano ba natin mapapaputi ang ating kilikili, pag-usapan muna natin kung ano ba ang mga dahilan kung bakit maitim ang ating kilikili. Ready ka na ba na malaman kung ano ang mga dahilan kung bakit maitim ang ating kilikili? Onting dahilan lang to na aking alam kung bakit umiitim ang kilikili. Una na dito ay ang paggamit natin ng ating panghilot. Panghilot? Mom fishnet. Bakit nga ba nakakaitim ang paggamit ng panghilod na ganito sa ating kilikili? Isa sa mga dahilan ay ang pagsobrang pagkuskus natin sa ating kilikili gamit ang panghilod na ito. Yes, totoo ang aking sinasabi. Pag sobrang hilod tayo ng hilod sa ating kilikili, sobrang hinihilod natin ang hinihilod, yun ang nagiging dahilan kung bakit siya umiitim. Pangalawa naman sa aking nalalaman ay ang paggamit natin ng ating pambunot. Kaya ako wala akong pambunod kasi ayokong umitim ang aking kilikili. So maganda rin siguro na wala muna kayong pambunod sa inyong tahanan. Kasi ang paggamit ng pambunod, hindi lang siya nakakaitim ng kilikili, nagkakaroon pa siya ng butlig-butlig. Alam nyo ba yung balat ng manok? Parang ganun ang nangyayari sa ating kilikili. Nagiging chicken skin. Parang chicken skin yung balat natin. Nagkakaroon ng pores kasi na-open yung pores kapag binubunot natin ng binubunot. Pinakahuli sa lahat ay ang paggamit natin ng deodorant. Paggamit natin ng matinding deodorant. Hindi lang basta deodorant ang aking sinasabi. Ang paggamit natin ng matinding deodorant. Yun yung nagiging dahilan kung bakit umiitim ang ating kilikili. So guys, tumungo na tayo kung paano ba natin mapapaputi ang ating kilikili, kung ano ba yung mga nagamit ko sa aking kilikili upang ma-achieve ang ganyan kakitis, ganyang kaputing kilikili. Una, para pumuti ang ating kilikili, gumamit tayo ng gentle cleanser or mild soap. Gamitin natin sa ating kilikili ay yung mild lang at yung gentle lang na cleanser. Huwag tayong gumamit ng mga harsh na mga matindi, sobrang harsh na sabon. Huwag tayong gumamit nun. Try natin gumamit ng gentle cleanser or mild soap. Pangalawa naman, sabi ko kanina, isa sa mga dahilan ay ang patinding pagkuskus natin ng ating kilikili. Ganito ang inyong gawin para at least mahilid nyo pa rin yung inyong kilikili. Kumuha kayo ng malambot. Sabi ko, ulitin ko ha, malambot na tuwalya. Panghilod, gumamit tayo ng malambot na tuwalya upang mahilod natin ang ating kilikili ng maayos. Malambot lang, huwag yung harsh, kagaya ng pinakita ko kanina na nagiging dahilan ng pag-itim ng ating kilikili. Okay? After bath, gumamit ka ng moisturizing cream, lotion or oil para mapalambot ang ating kilikili. I mean, hindi yung kilikili mismo, para mapalambot ang balat ng ating kilikili. After naman nun, pwede ka rin gumamit ng honey kasi meron itong anti-inflammatory na nakakatulong matanggal ang mga dead skin cells. So, ganun lang guys. Ganun lang kadali para ma-achieve natin ang makinis at magandang kilikili na alam ko naman gustong-gusto nyo na rin na ma-achieve ang ganyan kilikili. Kaya lagi lang natin tatandaan, iwasan ang mga bagay na nakakapagpaitim sa ating kilikili at gawin ang mga bagay na aking pinraktis para mapangalagaan at mapaputi ang aking kilikili.
Sana nakatulong ang video kong ito para sa iyo. And guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel at naramdaman mo na informative ang aking video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. At may makikita ka dyan maliit na kampana, pindutin mo na rin ito para lagi kang ma-notify sa aking mga bagong video. Thank you so much sa iyong panonood at i-share mo na rin ang mga kaalamang iyong nalaman ngayon by clicking the share button dyan sa baba. Salamat sa panonood. I hope na marami kayong natutunan. Thank you! See you on my next vlog. Goodbye!